Ayan, hello guys, welcome to my channel. So, andito ulit tayo ngayon sa Old Coins series natin. Ayan, pipili tayo ng pag-uusapan natin ngayon. Ayan, ito yung 50 centavos, 1964. Ayan, 50 centavos or half ng piso. Ayan. So, magkano nga ba ang halaga nito ngayon? Ang updated price? Ayan. Paiba-iba po ang price nito. Depende po yan sa buyer. Depende po yan sa usapan. So, tatalakayin lang natin ngayon ang tungkol dito sa 50 cents at yung history nito. Kung bakit naging ganito ang design nito. Siyempre, pati yung price na rin. Alam nyo ba na ang 50 centavos coins ay dinisenyo ng isang Filipino artist, sculptor at engraver na taga-California na si Melecio Figueroa? At ang babaeng nasa barya ay si Blanca. Siya ay ang anak ni Melecio Figueroa. 7 taong gulang pa lamang si Blanca noon at tuwang-tuwa si Melecio Figueroa sa kanya at hindi ito mawala sa kanyang isipan. Kaya naman, ini-imagine niya ang magiging itsura ng kanyang anak kapag ito ay nagdalaga na. Kaya nung nabuo niya na sa kanyang isipan ang picture ni Blanca, ay agad niya na itong iniukit sa barya. Dahil noong mga panahong iyon, si Melecio ang naka-assign na mag-design ng mga 50 centavos coins. He put the portrait of Bianca in a philosophical environment. Blanca symbolizes the nation, strong, healthy, splendid, and productive. Ang babaeng nakatayo at may hawak na hammer at anvil at merong active Mayon volcano sa kabila ay nagsisimbolize ng labor and prevailing unifying factor. Alam nyo po ba na sinasabi ng mga tao noon na ang 50 centavos coins ay yari daw po sa silver? Pero alam naman natin na ang 50 centavos coins na yan ay nickel brass. Pero may ground naman po ang chismis noon. May ground naman kasi talaga namang meron tayong 50 centavos coins na silver. Yun yung pinakaunang silver coins natin. Yun po yung 50 centavos coins noong 1903 to 1945. Yan, yun po ay totoong silver. Pero yung 50 centavos coins natin ngayon ay nickel brass lang po yun. Yan, ito po yung pagkakaiba ng itsura ng dalawang coins. Yan, yung nasa kaliwa, ayan po yung totoong silver coin. Yung nasa kanan naman, ito yung nickel brass. Yan, 1958 to 1964, yan po yung yari sa nickel brass. Sa kaliwa naman, yan ang 1903 to 1945, yan po ang totoong silver. Yan, pero minsan lang po yan, minsan lang ginawa yan. Yan ang pinakaunang silver coin ng Pilipinas. Kitang-kita naman ang pagkakaiba ng dalawang barya. Kaya yung mga nagsasabi na silver ang 1958 to 1964 na 50 centavos coins, nagkakamali po sila, chismis lang yun. Ang silver ay 1903 to 1945. So, napakalaki po ng pagkakaiba ng itsura ng dalawang barya. Ayan, ito ang reverse. Ayan. Lady standing wearing flowing dress,
right hand holding hammer resting on anvil. Active volcano and Mount Mayon on right date below. Okay, lettering naman, 50 centavos, 1964. Ito naman po yung obverse. Ayan, shield of arms, ribbon below with motto. Lettering, Central Bank of the Philippines, Republic of the Philippines. Okay, ito naman po ang features. Ayan, country, Philippines. Period, Republic, 1946 yung date. Type, standard circulation coin, years 1958 to 1964. Value, 50 centavos coins or half peso. Yan, currency peso yan. 1857 to 1967. Coinage type, decimal coinage. Diameter 30.3. Edge this, read it. First issue date 1964. Mintage 25 million. Yan, napakarami po ng ginawa ng noong panahon na yon. 25 million na 50 centavos coins. So, napakarami po yan, mga kapatid. So, syempre, alam na natin kung magkano yung magiging halaga niyan. Dahil napakarami palang nag-circulate na 50 centavos coins noong mga panahon na yun. Theoretical coin weight entire, 10 grams. Composition, nickel brass. Shape, round. Demonetize, yes, demonetize po siya. Hindi na siya nagsi-circulate, hindi na siya ginagamit. Yan, ito naman po yung mga estimated price ng mga barya ng 50 centavos coins. Yan, 1958, nagre-range po siya ng 30 pesos to 200 pesos. Depende po yan sa coin condition. Yan, kapag good, very fine, extremely fine, at yung kung merong error, mas nabibili siya ng mas mataas. At kung wala siyang gasgas, yan, 30 pesos lang, or mas mababa pa kapag maraming gasgas, or medyo pang na yung barya. So, 1964 naman na barya, yan, nagre-range lang po siya sa 25 pesos to 80 pesos. Siyan, kung mapapansin nyo, mas mababa ang presyo ng 1964 na 50 centavos coins. Kasi po, ang 1964 ay napakarami po niyan. 25 million po ang ginawang barya, ginawang 50 centavos coins. So, samantala ang 1958 ay mas kakaunti po yan ang ginawa. Okay. So, pero yung mga presyo po na ito ay estimated lang po ito. So, hindi ibig sabihin na mag-i-stick talaga kayo sa presyo na yan. Depende po yan sa condition ng coins at sa buyer po ninyo. So, may mga buyer na mataas po kumuha, yun po yung kailangan nila yon, dahil yun na lang ang kulang sa collection nila. Yan. Hindi po natin kailangan mag-i-stick sa estimated price na ito.